Jobilin Galeno, buhay pa umano ayon kay Sir Tommy Abili alias Nicole, ito daw ang makakasagot kung nasaan si Jobilin Galeno. Naging usap-usapan na naman ngayon sa social media ang naging revelasyon ni Sir Tommy Abili patungkol sa naging resulta kahapon ng DNA test sa kalansay umano ni Jobilin. Naninindigan si Sir Tommy na hindi kay Jobilin ang nasabing kalansay. Ayon daw kasi sa kanyang source ay buhay si Jobilin at ang kalansay na iyon ay peke at hindi sa dalaga. Marami din ang nadismaya kahapon sa naging paglabas ng resulta. Dahil ayon sa mga netizen, hindi sila naniniwala na kay Jobilin Galeno ang kalansay. Dahil na nga din, sa 2 linggo pa lamang itong nawala, ay butot kalansay na agad. Marami ang hindi kumbinsido sa resulta ng NBI at marami ngayon ang nagagalit. Narito ang kanyang pahayag at kayo na ang humusga. Ang atin pong topic ngayon, mga kabigwas, ang topic natin, partial pa lang umano ang DNA result ng NBI ayon kay Senador Rafi Tulfo sa kalansay ni Jobilin Galeno. Talakayin natin ito para maunawaan po dahil marami po ang nadidismaya. Kasi ang iba kasi dyan, lalo na yung iba dyan, yung kabilang himpilan, panay pa ang sabi, ilabas mo na kasi lahat. Ilalabas ko, huwag kayong mag-alala. Lalo na yung diwindi dyan, na nagsasabi na nililigaw ko ang tinatawag na investigation. Ako patuloy nang ligaw na hindi nga ako nakialam sa simula niyan. Kayo ang nanligaw, hindi ako ang nanligaw ng investigation. Ni hindi ako nakikialam dyan sa investigation ng kapulisan. Kayo ang nakatutok lagi dyan. Yan ang totoo. Kayo ang nakatutok dyan. Kayo ang nanligaw o nanlilin lang. Nagtatanong ako. Ang gagaling ninyo. Kayo, yung reporter nyo. O yung ikaw. Yung reporter ninyo. Tingnan mo ang katayuan ni Hubert. At makitingnan mo siya. Titigan ninyo, kaya ba niyang pumatay ng ganong kalaking babae? At kaya ba niyang dalhin doon sa lugar na sinasabing pinagdala ng bangkay? Kaya ba niyang buhatin? Bangin yun? Niwala na doong bakas ng pinaghilaan ng ng bangkay? Dapat hindi lang balita ang ginagawa ninyo. Inuunawa ninyo dahil maraming tiwaling mga pulis at maraming tiwali na mga opisyal sa lipunan. Ang gagaling ninyo, kala ninyo, matagal na pala ninyong gawain dito yan, na hindi ba kayo nakukonsensya sa mga tao na naaargabyado kahit hindi totoong sila ang may gawa, pilit na pinaaamin? Saan na ang hustisya natin kung ganun? Maraming tiwali. Itong mga pulis na itong gumagawa ng kalukuhan, kung, sige nga isipin ninyo, kung kayo ang nasa kalagayan ng inyong inargabyado. Sa tingin ninyo, kung wala kayo sa posisyon, hindi kaya kayo makapag-isip ng hindi maganda? Inargabyado ninyo ang isang ordinaryong tao. Pinahihirapan ninyo, trabaho ninyo dito yan. Kapag kalaban ninyo, kawawang kawawa, walang alam nyo walang kalaban-laban. Tingnan ninyo ang itsura ni Hubert. Kung kaya bang pumatay, niwala ng gasgas ang mukha maliban doon sa sampal ng chinilas ni Manalo. Tapos sasabihin ninyo, gusto talaga ninyong idiin. Hanggang kailan kayo magbago? Hanggang kailan natin ilabas ang katotohanan at hustisya para sa mamamayan dito sa Palawan? Hindi ko akalain malaki marami palang gunggong dito eh. Ngayon nagsasarado na sila ng kanilang isipan. Si Jobilin daw, yung talagang kalansay. Paano itong aking hawak na umamin na sila ang kumuha ng kalansay? Sige nga! Sige kayo mag-isip ngayon! Sila ang kumuha ng kalansay gabi! Nakarating sila,
na yun. Nagpasalamat nga ako dahil mayroong personil na nagmamalasakit. Ayaw lang niya na mailabas ang kanyang pangalan dahil mahal niya ang kanyang trabaho. Ngayon sasabihin niyo, yan na nga, dapat marusahan na yan, patayin na yan. Kung nangyari sa pamilya ninyo yan, or kaya ikaw na tinorture ka sa loob ng kulungan para paaminin ka lang na hindi mo naman ginawa. Hindi kayo nakukonsensya niyan? Detalyado ang pagkuha ng kalansay magmula sa ganito. Ang tindi ninyo, alam niyo po ba, ginamitan pa ng food tong ang pagdampot sa mga kalansay doon sa simenteryo para walang fingerprint. Project yan ni Nicole. Ngayon sasabihin ninyo, dapat patayin na umano ang pinsan niya. Hindi ba ninyo napag-aralan ng gusto? Ang bilis ninyo na magusga. E kung paano kung totoo ito ngayon? Na ang ship house na yan, may limang babae pa ngayon dyan na nakakulong. At dyan pa bumabatak ang mga tao na ito. Ako, umaasa na lang ako. Sa totoo lang, nawalan ako ng tiwala sa mga otoridad. Hanggang kailan ba kayong magbago? Alam mo, wiskom na lang ang pag-asa ko. Bagamat hindi nakikialam yan sa police matter. Lalong hindi naman maganda kung umakyat ka pa sa kabundukan, kalaban ka ng gobyerno. Ang naturang nagsalaysay at nagkwento sa atin, ay mismo bang sila pa mismo ang kumuha? Ano pagkano? Ano pa ang sinakyan? Oh, baka maalaman pa ninyo to. Ang sinakyan ninyo ha? Baka mamaya may alam pa kayo nitong ito pong ano, itong motor na ito. Oh. Oh, ayan ha. Okay, yan. At tapos oh, sinabi isinakay po sa scooter. Oh. Ang naturang kalansay. Nilagay sa ano yung sako, yung ano yung kulay itim. Anong ano yan? Sako bag ba yan? Tawag niyan. Yung para sa basurahan. Yan. Garbage bag. Nilagay doon at isinakay doon sa scooter. Magmula sa simenteryo, ha? Dinaan pa yan sa Station 2 bago dinala sa Santa Lourdes. Yan. Sige na. Sino nakakakilala kay Nicole? Tingnan ninyo si Nicole ngayon. Nandoon sa bahay ng opisyal ng PNP. Kinukulong. Ba't hindi ninyo i-rescue? Para malaman ninyo kung saan si Jubilin. Isang paghamon. Sino pang matino nating opisyal dito? Kunin ninyo si Nicole. At ayon sa source natin, masusundo ninyo si Jubilin. Samantala, umaasa naman ang pamilya Galeno na sana ay makamit nila ang hustisya para sa dalagang si Jubilin Galeno at naniniwala sila na malapit nang lumabas ang katotohanan. Naging emosyonal nga ang kapatid ni Jubilin na si Jonalyn at maging ang ina nitong si Jelen Galeno. Ngunit umaasa pa rin sila na magbabayad ang may kagagawan kay Jubilin Galeno. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutan i-share at i-like muna. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga ganitong video. Maraming salamat!